Hi guys! Welcome to my YouTube channel. By the way, I'm Norberto Lasarte Jr. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. Ay, nakita mo yun? Yung sa baba mo, sa right side, merong subscribe. Pahit naman, para ma-notify ko kayo every time mag-upload po ko ng video. Anyway, I'm here in Antwerpen, Belgium, na kung saan kinover ko dati yung tulay na umangat. Then the ship will going out the lock. Ito po yun. Ito po yung tulay. Pero at least mayroon na kayong idea. Kasi ito nga, umangat yung tulay, lumabas yung barko, at saka, ano. Pero this time, samahan nyo ko. Pasukin natin yung lock. So, para at least madagdag po yung idea natin. Tara, let's go! So guys, ito na po. So, ladies and gentlemen, please welcome. I will introduce this place, Antwerpen, Belgium. We are going inside the lock of Van Covelaert Sluis or Lock Antwerpen. Last time kasi, nakita nyo lang yung tulay na umangat at lalabas po yung barko. So this time, this is the best chance. At binigyan po tayo ng pagkakataon na tayo mismo yung papasok sa lock. At least, mahimahimay natin kumbaga. At actual po yung nangyayari. Anyway guys, as you can see, we have save vessels in the front of us. Color orange. Sana nakita nyo, orange nga. Sila kasi yung priority so that they can maneuver easy. Dahil nga, the tugboat will assisting her to go inside the lock. Dahil nga malaki sila. So of course, may nag-a-assist po sa kanila. So, as you can see, we have the green light. Kumbaga sa atin, stop light sa highway. So, we have green light. Before yan, before nan, yung green light, under nyan, may white light. So, ibig sabihin, we are not allowed to enter the lock because the tugboat will go out first the lock. So, pag nakita natin na naka-steady na yung green light, so, we are free to go. Okay? It means we are free to go. By the way guys, high tide po ngayon. I know everybody knows about high tide and low tide. So ibig sabihin, pag high tide means high water. So low tide is low water. So in the front of the orange ship, that is a sea. Tama, dagat po. That's why we have luck to control the water. Example, pag low water sa dagat, tapos walang door yung lock, so what happened? Okay? So ibig sabihin, halos lalabas lahat ng tubig sa loob ng port. Okay? So for now, is high water or high tide. So means, so mas higher yung water from sea, maybe I think estimated lang guys, maybe around 1 or 2 meters high as normal water from the inside of the port. That's why, that's the reason why we have many lock in Germany, France, Paris, Switzerland, Donau, Austria, Hungary, Belgium. Yeah, because Netherlands is a low. Kumbaga low part, yeah, kumbaga mababa na side sa low, because Netherlands is around 6 meter below sea level. So ibig sabihin, ano sila, below sea level, so ibig sabihin under pa, so sa ano, sa buhangin pa sila. Imagine ha, below sea level. That's why Dutch people, they are really good and expert when it comes about water. They make landscape. The Dutch firm making dike, lock, etc. and the fence about the water, they can control water. That's why we have lock to control the water. And I see also in Amsterdam, some homes float in Eiburg district in Amsterdam. That is East Amsterdam. Imagine floating houses
I don't know how many houses, but it's a lot. We call that a floating houses, floating city. Kumbaga, small city. And structure designed by the Dutch firm. Anyway guys, saan nakikita nyo mayroong poste na violet? Tapos, makikita kayo na parang upuan. Tawag namin dyan is bollard. Dyan kasi nilalagay yung lubid sa bollard. I would explain later. Kasi nga, yung ano, yung barko, kailangan namin mag, ano, tinatawag namin na spring line. Maglagay kami ng ano, ng isang tali. Kasi yung isang tali, yun po ang nagserbi preno sa barko. Kumbaga, sasakyan, brake. So later, explain ko pa uli. So, just a little bit wait. Guys, sa makikita nyo, ako po yung sa baba. Yung isang kasama ko, nasa taas, to make fast the rope. Siya po yung magtatali. Ako naman, taga-kabit, taga-tanggal ng lubid. Actually, ano, may kanta to eh. Yung ano, yung ako ay isang model, model ng lubid. Kaso tinanggal ko dahil mayroong copyright. Anyway guys, yung purpose pala ng ano, ng tali, ano, kumbaga spring line yan. Kumbaga yun naman po ang serbi preno ng barko. Para magkaiwas po tayo ng bayaran dahil may barko sa harapan. So, for safety reason lang. Siyempre, pag walang tali, pag nagabante, makabangga sa harapan. So, magkaroon tayo ng konting discussion sa kabayaran. So, to be sure, on safety, we have rope. So, standby po ko sa baba dahil nag-aantay pa ako. Pag open ng lock, tanggalin ko yung lubid, balik ako sa barko. Then, that's it. So, thank you guys. I hope nagka-idea ko kung ano ang tawag at anong gamit ng bollard na yan. Thank you for watching. Bye! Guys, sa nakikita nyo, yun po yung ano, yung door ng lock. So far, nagsaslide po yan papunta sa ano, sa simento. So, pag nag-zero-zero po yan, automatic po yung tubig, i-release nila kung low water sa dagat or high water. So, i-release nila to, tapos i-open sa harapan. So, pag nagsarado po yung ano, yung door, of course, yung tulay mismo, they are going back to original position. Original position. So, para pag nasirado dito, pag dumaan man yung mga ibang sakyan, may substitute ng tulay. So, dito lang po dadaan. So, ang daming ibon. So, anyway, mga seagulls po yan, yung lumilipad. So, they are trying to eat fish because our propeller is turning. So far, that's why sometimes may enjoy pa ako tumingin sa mga ibon. Ang ganda. Ang saya talaga. Ayan na guys, nakikita nyo almost 95% na sarado yung door ng lock. So nakita nyo po yung view ng ano, ng tagahila ng tulay, yung hydraulic na parang robot. Napakaganda. So far, anyway pala yung wheelhouse namin nakaraan is zero. Ngayon nakaangat po siya ng almost 2 meter. So yun ang sinasabi ko na elevator style. Aangat at saka pababa. Guys, ito na po yung door ng lock. At saka yung tulay, di ba parang robot. So anyway guys, sunset po ngayon. So diba napakagandang view. It's a really beautiful view. Tapos makikita mo may lumilipad na ibon. So wow, it's very nice. So tara, pasok tayo sa wheelhouse dahil malapit na po tayo mag-sailing at saka malabas yung barko. So ito po yung nakikita nyo, yung kapitan ko si Joel Garcia. At saka yung isa naman, si Neko Ledent from Belgium. So dalawa po sila yung kapitan ngayon. At ako naman, siyempre, cameraman, photographer, videographer, di ba? Nico? Okay guys. So, ito na guys. Start sailing na tayo. Palabas ng lock. So, sa nakikita nyo, in our port side, kaliwang bahagi ng barko, nakaangat na yung tulay. So far, if you have car, it's no problem. Dahil mayroong substitute na tulay sa likod natin. Yung kanina, yung tinuro ko. Ibig sabihin, makadaan pa rin yung sasakyan. Halimbawa, pag open sa harapan natin, dahil nga lalabas po yung barko, so ibig sabihin sa likod, sarado, so doon pwede dumaan. So sa nakikita nyo, approaching in our starboard side, may dalawang tao nakatayo. Sila po ay mooring man. Pero mostly, most of the time, pag dumaan kami dito, karamihan ay babae. So we call that mooring woman. So, ano po yan eh? Kumbaga, sila po yung kumukuha ng lubid sa barko. Dahil nga, mataas po yung
barko, yung seaship, napakalaki. So yung crew hindi basta-basta makababa sa barko. So dahil mataas, sila po yung nag-aabot ng lubid at ilagay sa bollard. And if we are following the orange vessel in the front of us, in our starboard side, that is going to the sea. So ibig sabihin, dagat, tama po. And as you can see, medyo matanaw po natin yung biggest container, yung mga ano, yung mga container port ng Antwerpen. So dyan po yun sa mga ano, mga malaking mga seaship. So pag U-turn natin in our port side going Skelde River, Skelde River, and many biggest ship in the world sailing to the city center like us, we are going to turn in our port side. So now we can see the beauty of Antwerpen. So now, gaya nga ng sinabi ko sa nakikita nyo, is high water. So walang problema, hindi makapasok yung tubig sa loob ng lock o ng port, dahil nga mayroong door yung lock, nakakontrol. So sana nagkaroon kayo ng magandang idea. At least yung binigay ko is actual. So nakikita nyo, many water in Skelde River. So yun po yung stoplight, at yung nakatayo po ay tulay ng lock, at saka ano, refinery terminal sa likod po ng ano, windmill. Sa harapan pala natin, mayroong dadaan po na inland ship. So yung orange vessel naman, yun po yung container terminal banda, medyo malayo lang pero matatanaw naman. So anyway guys, thank you for watching. Sana nakashare po ako ng magandang idea at saka kung bakit at papano bakit mayroong lock. Sana mag-subscribe kayo dahil marami pa akong gagawing video. Thank you for watching guys. God bless.